Kumusta mga kabasketball? Ito ang iSportZone. Pag-uusapan natin sa video na ito. Siyempre, ano pa? Ang pagbabalik ni Papa Klay Thompson daw ng bayan. Ayan na nga mga kabasketball. After 941 days, mahigit dalawat kalahating taon, eto na, nakatungtong na muli sa NBA basketball court at Chase Center home court pa nila itong si Klay Thompson. At tinalo nga nila ang Cleveland Cavaliers 96-82. Second leading scorer itong si Klay Thompson, 17 points in 20 minutes. Nakatatlong tres siya, 3 out of 8. At 7 out of 18 overall sa field goals. Medyo hindi impresibo, pero ano pa bang aasahan natin? Dalawat kalahating taon, walang NBA basketball. Abay, siyempre, hindi naman biro-biro. Nandiyan ang pinakamagaling na player sa buong mundo sa NBA. Kaya kumbaga hinay-hinay lang, konting kalawang, okay lang yan. Kung ikukumpara sa pagbabalik ni Kevin Durant, syempre mas mahaba ang naging pahinga nitong si Klay Thompson. Kaya hindi siya maaasahan na maging magka-level sila ni KD sa kanilang mga unang laro. Makikita na medyo may konting kabigatan at hindi ganong kabilis yung kanyang first step. Pero gayon pa man ay nakagawa pa rin ito ng isang highlight dunk nilampasan itong si Jarrett Allen pagkatapos ay tinagusan ng tatlong bantay para sa poster slam. At heto pa mga kabasketball, sa 20 minutes ni Klay Thompson ay multiple milestones ang kanyang nalampasan. Yan ay ang 12,000 career points at 1,800 made three-pointers. Ang maganda dito kay Klay Thompson ay makikita mo na hindi nawala yung kanyang kumpiyansa. Yan ang isa sa pinakamahalaga. Kahit na hindi man lang umabot ang 50%, ang kanyang field goal shooting ay hindi pa rin siya naging passive at hinahanap siya ng kanyang mga kampi. Si Steph Curry ang nanguna with 28 points, 5 rebounds and 5 assists. Si Klay Thompson nga 17. Si Jordan Poole 14 points, 2 rebounds, 2 assists. At si Andrew Wiggins 10 points, 2 rebounds and 1 assist. Kalat ang points distribution. Wala si Draymond Green pero walang problema. Hindi lang Warriors fans ang tuwang-tuwa sa pagbabalik ni Klay. Obvious ang pagkamis ng NBA fans kay Klay dahil sa botohan para sa darating na All-Star sa February. Pang-apat itong si Klay Thompson, nalamangan niya pa itong si Devin Booker. Habang marami ang matutuwa dyan, ay marami naman siyempre ang hindi. Yung mga diehard fans siguro ng Phoenix Suns at ng iba pang mga players na nalampasan sa botohan nitong si Klay. Pero kung tunay kang basketball fan, ay isa ka dapat sa natutuwa dito nga sa nagbabalik na si Klay Thompson. Hindi naman maganda kahit kailan na merong player na hindi nakakapaglaro dahil sa injury o kahit na ano pang dahilan. Pero habang maganda ito sa kabuuan para sa basketball, ay bad news ito para sa ibang mga contenders. Dahil kung second leading scorer ito sa unang laro niya pagkatapos ng dalawat kalahating taon, ay mas lalo na pag nakondisyon na talaga ang katawan nito. Anong masasabi niyo mga kabasketball? At para sa mga mahilig sa sports na naglalaro ng play-to-earn games, eto na ang CyBall, isang football-themed NFT-based game na susubukan ng galing mo laban sa iba't ibang play-to-earn gamers ng buong mundo. Bisitahin ang CyBall.com para alamin kung ano-ano at paano makakabili ng mga NFT assets na ito na gagamitin mo hindi lang para maglaro kundi para kumita. Pero syempre, do your own research and invest at your own risk. Mag-iwan ng comment, click like, share and subscribe. This is iSportZone.